Araw po sa inyong lahat, si Smorgasbord Pinay naman po ito. Or hello po sa mga ka-SP at mga baguhan dyan. Magluluto po tayo ng sago. Dalawang klaseng sago po ang ating lulutuin. Isa pong dikulay, dito po sa kukonti ang dikulay. At dito naman po ang puti. Tapioca pearl po yan. Unang-una po natin gagawin, magpapakulo tayo ng tubig. Ito po yung gagamitin kong tapioca pearl or sago. Ito po yung dikulay. At ito naman po yung puti. Dito po ang gagamitin ko lamang ay kalahati. Kalahating cup. Ito po, kalahati lang po niyan. At ito naman po ang gagamitin ko ay isang cup. So, habang kumukulo na po yun, magme-measure na po muna tayo. Yan, kumukulo na yung ating apoy. So, ilalagay na natin ang ating mga tapioca pearls or sago. Dito, kalahati lang. Tapos patuloy lang nating pakuluin. Mga nasabi niya dyan, mga isang oras daw ang pagpapakulo ng ganito. Yan na. Pinapakulo na po natin. Maghintay na lang tayo mamaya. And after half hour, ganito lang itsura niya. Check lang natin. Hinalo ko na siya kanina para hindi siya magdikit-dikit saka hindi masunog sa ilalim. Tapos, hinaan nyo lang yung inyong apoy. Ayan. Ito yung dikulay, kalahating cup lang. Ito naman yung 1 cup. Ganyang karami. Tapos itutuloy-tuloy lang natin ang ating pagpapakulo sa alalay na apoy hanggang makita natin na medyo translucent na or malinaw-linaw na yung ating mga sago. Yan lang po muna. Abangan na lang natin mamaya pagkatapos ng siguro mga lagpas ng kalahating oras. Titingnan natin mamaya. Dinagdagan ko po siya ng hot water kasi tingnan nyo oh, lumiit na yung kanina, bali dinagdagan ko, tapos pinakulo ko na naman ulit. Hot water pong idadagdag, hindi regular na water lamang na ordinary, hindi po lukong water. Tapos na yung 1 hour, ganyan ang kalalapasan niya. Set aside lang, may dyan sa lalagyan na yan hanggang medyo lumamig. Tapos ang gagawin ko, itatransfer ko na kasama yung sabaw niya. Tapos palilipasin ko siya ng until kinabukasan. Tapos lulutuin na naman natin ng bahagya bukas. Ayan. Kita nyo kumukulo-kulo pa kasi dahil mainit pa yung kalan. Kahit nakasarado na siya. Ayan. Hintayin na lang natin mag-cool down saka natin ililipat kasi gagamitin ko rin yung pan. Transfer ko na sa lalagyan. Kita nyo, medyo may puti-puti pa. Hayaan lang yan. Huwag mo muna yung hugasan. Tapos, isisit nyo lang yan hanggang bukas. Takpan lang para hindi madumihan. Tapos bukas, lulutuin ulit natin. Second na luto. Tapos makikita nyo, magiging clear na yung ating sago. Huwag nyo muna hugasan po. Hayaan lang po nakaganyan kasama yung kanyang sabaw. Yan lang po muna. Gawin ko dito, yan, umaga na, ilagay ko sa fridge, diba? Kasi para hindi masira mainit. Kasi dito sa Saudi Arabia, so ito, nagpil ko na yung cover. Nilipat ko kasi sa dalawang separate bowls. Hugasan na natin siya. Make sure na malinis din ang mga kamay. Na dito kasi nagduro pa na siya, yung sticky pa siya, mas madali kasi ganun din yung gagawin natin sa puti. Pinubigan ko ulit tapos ayun oh, hiwahin, mas madali siya pag hiwahin eh. Mas talagyan nyo lang ng excess na puti. Tapos papakuluan natin ng sagyas. Bahagya pa lang. Pwede ko na lang sa inyo. Mamaya. As you can see, diba? Puti na siya.
Pero hindi pa clear. So, uulitin natin ang pagpapakulong yan. Basta hugasan lang munang maigi. Yan. Ganun din ang gagawin natin sa edicolor na sago. Ito naman, saraming water kasi medyo nagdikit siya. Pero pag ginaan mo naman sa tubig, nawawalan na siya. Nagdihiwa-hiwalay na. Yan. Tapos meron pang mga puti-puti. Yan ah. Kita nyo ba? So, kailangan pa rin itong ipakulo. Mga ilang minuto na lang siguro hanggang matanggal yung pagkaputi niya. At second day, nagpakulo ulit po ako ng panibagong tubig na naman. Ito hindi po masyadong kumukulo. So, ito lang muna ang lalagyan natin ng sago yung dikulay. Pakuloan ko na sila pareho. Yan yung ating second na pakulo po yan hanggang makita natin clear na yung sago. Yung puti at itong dikulay po. Ayan. Ayan po yung cleared na sago na pinapakulo ko, second kulo ko. Makikita nyo po, wala na halos makitang puti. Ayan. Pwede na po ito. Diba nakita nyo, wala na halos. Meron man konting-konti, pero luto na po yan. Ibig sabihin, so sinarado na po natin yung apoy, tapos hugasan na po natin para hindi siya magdikit-dikit. Tara na, hugasan na natin. Tapos na po ang paggawa ng ating tapioca pearls. Yan, pakuluan lang po ng dalawang beses. Una nung first day, tapos ibababad sa pinagpakuluan, tapos pagkakinabukasan, ipasok nyo lang po sa para hindi siya masira. Pagkatapos, hugasan nyo muna sa kanyo papakuloan ulit sa mainit na tubig. Kailangan po mainit po ang tubig bago po nyo ilalagay ang tapioca pearl para hindi po siya magbuo-buo o magdikit-dikit. Yan lang po, natapos na po ng ating pagluluto. Abangan nyo lang po yung paggawa ko ng mga recipe na may kaugnayan sa tapioca pearls or sago. Yun lang po. Maraming salamat. Si Smorgasport Pinay po ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-hit ng bell notification. Maraming salamat po. Subscribe na lang po tayo.